Dahil sa mga paglabag sa security procedures sa NAIA Terminal 2, matatapang ang mga salitang binitawan kahapon ng Office for Transportation Security laban kay ACT's OFW Party List Representative John Bertis. Pero hindi naman pala nito kakasuhan ang kongresista. Para raw kasi sa OTS, sapat nang nasita ng security personnel si Bertis. At si Security Screening Officer Hamilton Abdul na nakaharap ni Bertis ang tanging maaring maghain kaugnay ng crime of resistance and disobedience upon a person of authority. This is a personal action. This is not an OTS action. Kung mag-file ka ng Article 151, nakalagay dyan, person, agent in authority. Ganun yun eh. Kasi kung magpa-file kami, anong personality namin as office? Hindi naman kami agent person in authority. Sa ngayon, nagdadalawang isip pa raw si Abdul kung sasampahan pa niya si Bertis. Hesitant because saan ako kukuha ang pang-abogado? Tutulungan namin, dahil empleyado namin eh. Hindi naman namin pwedeng talikuran. Nauna na humingi ng paumanhin si Bertis sa kanyang inasal, pero muling nabatiko sa sinabi niyang ito kahapon. Once a year na medyo dapuan po tayo ng monthly period ay hindi ko na rin po na mayaalis na tao lang po na marupok at umiinit ang ulo, na i-stress din sa trabaho. Sabi ni Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus, wala namang problema ang mga babae tuwing may monthly period. Hindi na raw dapat idamay ni Bertis sa mga babae dahil ang tunay na issue raw ay ang pagiging arrogante niya. Wala pang tugon si Bertis sa pahayag na ito. Pero ayon sa kampo ni Bertis, hindi intensyon ng mambabatas na maging sexist o imenos ang kababaihan sa kanyang sinabi. Isasauli na rin daw ng mambabatas ang kanyang security pass. Sumulat na si Bertis sa Ethics Committee ng Kamara para magsagawa ng motu proprio investigation sa pangyayari. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.